Magandang araw po sa inyong lahat, kabayan. Itong ating kinalalagyan ay ang seminar center po ng palatuntun ng ating alamin sa Gabayan sa Kabuhayan. Dito po na gaganap ang ating pong meat processing seminar, ang ating pong commercial bread making, ice cream making, at yung pong iba pang mga seminar na dinarayo ng ating pong mga kababayan dito po sa palatuntun ng ating alamin. At para po sa inyong informasyon, ito po ay matatagpuan po ninyo along Sukat Road sa Green Heights Avenue, Green Heights Village sa Sukat, Paranaque, Metro Manila. Yan po ang ating pong seminar center ng palatuntun ng ating alamin. Okay, kabayan, sa araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay ang puno ng niyog. Coconut, kabayan. At ito po ay isang uri ng puno na nakapagbibigay po, sabi nga po ng mga dalubhasa po natin, 1,001 uses. Nagbibigay po ng magandang hanap buhay at kita sa marami po nating mga kababayang nasa larangan po ng pananakahan. At sabi nga po ng isang report mula po sa United Nations, ay napakalaki ng papel na ginagampanan ng niyog sa buhay po ng tao. About more than 50% ng mga tao sa mundo ay umaasa po sa nasabing puno, kabayan. Sana hanggang sa ngayon, kabayan po, ay ito'y mabigyan po ng pansin at kaukulang buhay ng lahat po ng ating mga kaibigan, hindi lamang sa ating bansa kung hindi sa iba't ibang bahagi po ng daigdig. Sa Pilipinas, kabayan, ayon nga po sa mga balita, hindi po bababa sa 20 milyong tonelada po ang nailalabas pong niyog. Ano po, yung pong pinakabunga po nito mula po sa Pilipinas. Alam po ninyo, kabayan, ang niyog ay isa sa mga pinakapaboritong paksa ng palatuntunan ng ating alamin. Kaya ito po ay ating pong pinapahalagahan sa araw na ito. Sabi nga po ng mga kaibigan po natin, ano po, sa mga dalubhasa po na ating nakakaugnay, mula po sa ugat, sa puno, sa balat ng niyog, bark po nito, kabayan, hanggang sa makarating po sa mga dahon, yung pong nagdadala ng dahon ang mga tinting, ano po, ang ating pong bao, nagbibigay po ito ng tinatawag po nating choir dust at saka choir flakes, kabayan, yung pinakabunot. At yung pinakabao po nito ay magagamit po natin sa produksyon ng mga bagay na mailalagay natin na masasabi po natin mga mueble sa ating mga tahanan at sa mga tanggapan, kabayan. Kahit na po sa pananamit, butones, mga pangdekorasyon sa ating pong katawan at marami pang iba. At siyempre, ang pinag-uusapan po natin dito ay ang bunga ng niyog na nagbibigay po ng mga produkto, hindi lamang po na napoproseso na kagaya po ng nakikita po natin sa ating kinalalagyan sa araw na ito, kabayan. Ito po ay isang bagay na sa palagay ko dapat po natin pahalagahan, hindi lamang sa ating palatuntunan ng ating alamin. Malaking bahagi ng ating populasyon sa Pilipinas, kabayan, ay umaasa at nabubuhay po sa produksyon ng niyog, kung kaya't ito ay kailangan bigyang halaga ng ating pamahalaan. Nabalitaan po natin, may mga roadmap silang binabanggit sa ngayon, kabayan ko. Ang Timog Luzon, Kapikulan, Silangang, Kabisayaan at ilang parte po ng Mindanao ay sentro ng taniman ng niyog. Alam po ninyo, nitong mga nakalipas na panahon, nakalipas na taon at naipalabas po natin sa ating palatuntunan ng ating alamin, nagkaroon po ng munting problema ang mga punong ng niyog dito po sa Southern Tagalog, ano po, area. At ito po ay pinagukulan ng pansin ng ating mga dalubhasa. Isa po sa mga problemang tumama po sa ating po mga halaman ay ang tinatawag nating coco lisap, kabayan. Isa pong uri ng insekto na nakapamiminsala, endemic po sa ating bansa, subalit nagkaroon po ng malaking pagbabago at ito'y pinagukulan po ng pansin ng mga dalubhasa. Palisap say or CSI ay ito po ay nagsimula sa dalawang barangay sa Tanawan, Batangas. Noong 2010, na-report po ito sa Philippine Coconut Authority at pamula po nung na-report ito, 2011 po, may mga ron po tayong mga tinatawag nating mga mananaliksik na tiningnan ang kalagayan ng scale insect dito sa Tanawan.
So, nung panahon pong yun, ang at paniniwala namin, ito ay isang endemic na species ng coconut scale insect na ito ay matagal nang narito sa Pilipinas. So, ginamitan na lang ng biological control at ito po ay pinagbawal din po sa Batangas ang pag-i-spray ng pesticide. Kaya po sa matagal na panahon, ang ginamit po natin ay ito pong cochin at saka po ito pong cochin ay isang coconut oil na bleach and refine at pag ito po na-deodorize, ito na po yung pamprito natin. Ngayon po, sa panahong yon, nangailangan kami po na suporta sa pananaliksik dahil wala po tayong masyadong kaalaman ng panahon na yon kung bakit bigla ang outbreak ng scale insect na ito na hindi normal dito po sa tinatawag nating endemic na species na Aspidiotus destructor. Yan po kabayan. Hindi lamang po mga insekto ang naging problema po ng ating pong halamang yog. Kung hindi, nagkaroon din po ng mga issue sa labas at loob ng Pilipinas. Kamakailan kabayan, ito po ay napag-usapan at pinagukulan po ng pansin ng mga dalubhasa po natin dito sa ating bansa, ipinagtanggol po ang ating yog. Sapagkat ayon po sa ilang ulat na ating tinanggap, sinabi po nila na may mga sangkap, mga ingredients ang nyog, kabayan, lalong-lalo na ang pinakabunga po nito na nagbibigay po ng hindi maganda sa ating kalusugan, kolesterol. Ang pag-aalam po natin sa kolesterol, kabayan, ito pong mga, sabi nga, yung harmful type of kolesterol ay nanggagaling po sa mga taba at laman ng mga hayop na ating pong kinukunan ng karne at hindi po sa mga halamang tulad po ng nyog. Kung kaya't ngayon, kabayan, ay dapat pong pagukulan ng pansin, hindi lamang po ng mga nagtatanim ng niyog ng mga dalubhasa, kung hindi lalong-lalo na ng ating pamahalaan upang ang kahalagahan po ng nasabing puno ay magbigay ng pakinabang sa ating pong mga kababayan, hindi lamang sa mga nagtatanim, kung hindi sa buong bansa, sa buong Pilipinas. Ang niyog, kabayan, ay ating pong muling babalikan sa huling bahagi ng ating palatuntunang ating alamin sapagkat ito'y bahagi ng ating special feature sa araw na ito. Ito po naman ang inyong lingkod ka, Jerry Jeronimo, sa ating palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FEEDPRO. Malaki po may tutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang FEEDPRO ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mapulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong pabuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Abik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FEEDPRO. Sa FEEDPRO, kabayan, makatitiya kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FEEDPRO ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, BIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FEEDPRO. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FEEDPRO na, kabayan! Okay kabayan, antabay po kayo. Mamayang konti, babalikan po natin ang isa pang industriya na nakatutulong sa kabuhayan po ng Pilipinas. Larangan po ng paghahayupan sa ating dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Bear months are just around the corner.
Make the most of the Christmas season by making your own ham. Learn how to make pear-shaped ham, chicken ham, and quick-cured ham. Either for gift or for business, our ham will definitely make every family gathering truly special. So call now! Limited slots available. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, kabayan, patuloy po tayo sa ating palatuntunan sa araw na ito. Alam po ninyo, hanggang sa ngayon ay patuloy na lumalaki ang bilang ng mga kababayan nating pumapasok sa pag-aalaga po ng baboy sapagkat nakikita po nila na ito po ay nagbibigay ng magandang kita, magandang hanap buhay sa marami po nating mga kababayan. At ang pinaka-resulta po nito, kabayan ko, ay lumalago po ang kabuhayan dito po sa ating bansa dahil lang po sa nasabing pag-aalaga ng nasabing hayop. Ayon po sa mga ulat, kabayan, sa ngayon, sa Region 8 lamang po sa Kabisayaan ay lumalaki po ang bilang ng mga nag-aalaga ng baboy. At yan po ay patunay sa mga sulat, sa mga katanungan, sa mga kahilingan na tinatanggap ng ating programa mula po sa parting iyan ng Kabisayaan. At dumarating din po ang ilan nating mga kahilingan mula naman po sa Kamindanawan. At ito po, kabayan, ay nagbibigay po ng patunay na palaki ang bilang ng mga nag-aalaga ng baboy, both backyard at commercial, kabayan ko. Kahit na nagkaroon ng problema sa mga nakalipas na taon, kabayan, patuloy pa rin ang paglago ng nasabing industriya. Kung kaya't sa ngayon ay dagsa po ang mga nagtatanong ukol sa tamang pag-aalaga ng baboy mula po sa mga palakihin, sa mga inahin, sa barako at ilang pang bahagi po ng pag-aalaga ng nasabing hayop. At ang ating pong pinag-uusapan, kabayan, sa ating palatuntunan ay iniisa-isa po natin upang mabigyan po natin ng kasagutan ang mga tanong na tinatanggap. Halimbawa, tungkol po sa paggamit po ng mga bore o ng mga barako. Narito ang ilang payo ng ating pong mga kabayan na nakakaugnay ng palatuntunan ating alamin. Chito, itong mga barakong ito, mga ano ang edad nito? Mga 3 months old yan, Chester White barako. Ano ang kondisyon nila sa kasalukuyan? Okay naman sila. Ngayon mayroon silang feed transition kaya medyo malalakas pang kumain, kaya yan medyo nag-exercise sila. Ano yung sa feed transition mo? Ano ang pinaka-special para sa kanila? At this stage, starter ang kinakain nila from pre-starter to starter stage. Mga anong edad nila ngayon? Going 3 months old. And then, to make them very useful, mga anong edad sila pwedeng, weka nga, ilaban na natin? Ay, pagka yung breeding stage na, siguro 7 to 8 months old yan. So, testingin pa namin to sa performance testing. At tinetest pa rin ninyo ang mga barako. Ano ang paraan ng pagtitest ninyo? Kinukuha namin yung timbang, yung edad, yung feed conversion, average daily gain, at saka yung physical traits, yung body conformation, leg strength. Yun, yung mga ganun. Paano naman sa performance nila sa breeding? Ano ang nakikita natin? Ang performance nila, dapat minimum ang ADG nila, average daily gain, nasa mga 640 grams. At least at 5 months old. At 6 months old. And then, how many months old sila kapag pwede na natin gamitin as breeder? Between start niyan, mga 8 months old, pwede na gamitin sparingly. Di ba, mayroon tayong tinatawag na mga junior gilt, junior boar ba? Junior boar at saka senior boar. Anong pagkakaiba ng dalawa? Yung junior boar, ranging from 8 months old yun to mga 14 to 16 months old. Junior boar sila.
Pag senior boar, pagka let's say 18 months and over, 'yon senior boar na 'yon. Ano ang peak performance nila sa isang cycle? Mga anong edad nila hanggang ito ay pwede nang sabihin natin, ikakal na natin ang mga boar? Ay ikakal mo 'yan pagka mga 3 years old na. Pagka over 3 years old, up from 18 months old up to 2 years and a half. Senior boar sila, highly productive sila. At ang isang paksaing kabayan ay ukol naman sa pagpili ng mga inahing gagamitin, sa pagpaparami at pagpapalahi ng inyong alagain. Kung gaya't sinabi ng mga dalubhasa na kailangang makakuha tayo ng mga mahuhusay na uri po ng mga gilt o gagamiting inahin. Mula po sa mga matataas na uri ng kawan. Ang ilang katangian, magandang pangangatawan, ang physical appearance po nito kabayan, maayos at may magandang bahagi po o parte ng kanyang katawan. Ang mga suso po nito kabayan, ano po, ay angkop sa maayos na pagbibigay ng gatas para po sa kanyang mga supling. At siguruhing ang pipiliing inahin kabayan ay makapagbibigay ng tamang dami ng mga bihik. Ang lahat ng ito ay naipaliliwanag pa rin po ng ating mga kaibigan sa larangan po ng paghahayupan at bahagi po ng ating mga tinatalakay na paksa dito po sa ating dagdag kaalaman ng palatuntunan, Ating Alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FEEDPRO. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung FEEDPRO ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from week hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FEEDPRO. Sa FEEDPRO kabayan, makatitiya kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FEEDPRO ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FEEDPRO. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FEEDPRO na, kabayan! Okay, kabayan, antabay po kayo sa ating pagpapatuloy ng palatuntunan natin sa araw na ito. Mga kasagutan sa mga tanong at kahilingan sa ating Q&A. Pagkalipas lamang ng ilang sandali. Burr months are just around the corner. Make the most of the Christmas season by making your own ham. Learn how to make pear-shaped ham, chicken ham, and quick-cured ham. Either for gift or for business, our ham will definitely make every family gathering truly special. So call now! Limited slots available. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657.
Okay, kabayan, patuloy po tayo sa araw na ito sa ating palatuntunang ating alamin. Tanong at sagot, kabayan ko. Alam po ninyo, ang ilang tanong na ating pong tinanggap ay ukol sa problema na kasama po ng avian flu. Natatandaan po ninyo, nagkaroon po tayo ng mga issue tungkol po sa avian flu. Ano po? Bird's flu. Nitong mga nakalipas na ilang linggo sa lalawigan po ng Pampanga. Ang mga tanong mula po kina Manuel Santos, Jhon Pangilinan at Mert Baltazar. Kung hanggang sa ngayon ay may mga panganib pa itong dala sa mga nag-aalaga po ng manok. Alam po ninyo, ang balakin po ng iba nating mga kaibigan ay mamili po ng kanilang mga aalagaang manok tulad po ng mga naipakikita po natin sa ating programa. Ang ilan po sa mga nakakahiligan po nila, kabayan, ay yung mga imported na manok na ating pong naipakita mula po sa Kandon sa Ilocos Sur. At ang isang partikular na naitatanong ng mga kabayan po natin ay ang Darag chicken na kinunan po natin sa lalawigan ng Rizal. Bakit po pinili ang Darag unang-una? May nagsabi ba sa'yo na mas mahusay at mas maganda ang Darag? May nag-recommend po na Darag po na kasi daw mas masarap daw ang meat ng Darag. Okay. Yun. Kaya so naisipan po ng husband ko na mag-try po kami sa maliit na amount na mga kwan lang po. Mga inahin at kwan lang po, ilan lang po sila. So doon po kami nagsimula. Pero nung inumpisahan nyo yan, wala kang balak na ito ay paramihin para maging isang negosyo? Wala, ito ba ay backyard lang talaga? Opo, wala pa pong ganun ka-thinking po. Kumbaga nag-try pa lang po kami. Then, nung so far din, tsaka lang ho na ako na malakas pala. Tapos ito yung binibenta ng mga amang inasal, yung meat niya, ganun, yung hinahanap. Doon lang po nagkaroon na ho ng kwan. Na pwede pala talagang pang negosyo po yung native chicken. Ibig mong sabihin, dun sa mga nag-umpisa ng mga inasal chicken, yung mga ibig sabihin na inihaw, ano, sa Iloilo, sa Panay, sa Antique, sa Capiz, etc., dun sa Bacolod, yung ang hinahanap ba nila talagang native chicken, hindi yung mga puting manok? Native po talaga. Native talaga. Opo, mas malasa ang native daw po. Pero sabi nila, ang native, Kajeri, matigas ang laban. Mas malambot yung puti. Ay, hindi rin. Ganon. Hindi po. Ang lasa, medyo halos pare-pareho naman. Hindi po, mas malasa po talaga ang native. Lalo na po kung ang kwan po ninyo, ang meron po nagpapakain, iba po. Tapos kami, true talaga, organic po. Mas malasa. Okay, kabayan, at tungkol po sa sakit na avian flu, sa palagay ko, kabayan, wala nang problema dyan sapagkat tahimik na po ang Department of Agriculture ukol dito. At kung sa bagay, sabi po ng mga nakaugnay natin, marami po ang nalugi sa kanilang pag-aalaga ng pugo, lalong-lalo na sa mga kinatay, ano po, sa mga nag-aalaga ng manok, sa mga nag-aalaga ng itik at pato. Yung pong mga alaga nila, naglakihan po ng husto. At hindi po kaagad na ipagbili ang mga produkto na dapat po ay mapakinabangan po nila. Makipag-ugnayan po kayo, kabayan, para po sa mga karagdagang katanungan sa inyong mga local agriculturist upang mabigyan ng kasagutan ang mga naitatanong na ipinadadalay po sa ating palatuntunan, ating alamin. Bahagi po ng ating Q&A, tanong at sagot ng ating palatuntunan. Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FEEDPRO. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung FEEDPRO ay maganda. Ang pagkain nila, talagang nakikita na naman namin
sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila, talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya, hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Abik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FEEDPRO. Sa FEEDPRO Kabayan, makatitiya kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FEEDPRO ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, BIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FEEDPRO. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FEEDPRO na, kabayan! Kabayan, ang tabay po kayo. Ang isusunod po natin ay ang mga pagpapakitang gawa dito po sa ating seminar center ng palatuntunang ating alamin at bahagi po ng Gabayan sa Kabuhayan ng ating programa pagkalipas lamang ng ilang paalala. Burr months are just around the corner. Make the most of the Christmas season by making your own ham. Learn how to make pear-shaped ham, chicken ham, and quick-cured ham. Either for gift or for business, our ham will definitely make every family gathering truly special. So call now! Limited slots available. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, kabayan, patuloy po tayo sa araw na ito sa ating programa. Nitong mga nakalipas na hog raising seminar ng GSK sa ating center, kabayan, dumalo po ang ating pong napakaraming kababayan mula po sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Marami sa kanila ang nagbuhat pa sa Kabisayaan at Mindanao, at ang iba naman ay sa Cordillera. Patunay na nakatutulong ang mga seminar ng GSK sa mga nais na dumalo sa mga handog na seminar ng ating pong center, kabayan. Kaya kung kayo po, kabayan, ay nag-iisip na dumalo at makiisa sa mga seminar na inihahandog po ng ating palatuntunan, ating alamin, tumawag lamang po kayo sa ating mga telephone numbers o kaya pumunta po kayo sa center po natin dito po sa Sukat Road sa Paranaque, Metro Manila. At ang bahagi po ng mga seminar na ating pong handog, meron po tayong mga demonstrations sa araw na ito dito po sa ating Gabayan sa Kabuhayan. Panoorin po ninyo, kabayan. Ngayon po ay gagawa tayo ng chicken ham. So, magpiprepare po muna tayo ng pumpkin pickle. Set aside po natin yung pumpkin pickle at saka yung dry cure mixture. Balikan natin yung pumpkin pickle para siya natin i-inject sa chicken. O, inject through the lean portion. So, ito po, ito na po yung na-cure natin ng overnight. After curing, iwawas po natin in and out. So, pagkahugas po, itatali natin, kailangan po yung legs, naka-cross leg, and then, yung pumpakpak, kailangan naka-behave siya. Ito na po yung finished product natin ng chicken ham. Okay, kabayan, alam po ninyo, marami po sa mga nakadalo
At nakasama po sa mga livelihood seminar ng ating palatuntunan dito po sa Gabayan sa Kabuhayan ay nagkaroon na po ng hanap buhay, nagkaroon na po ng negosyo at ang marami sa kanila ay nagpapalaki na po ng kanilang mga itinayong negosyo o mga proyekto. At yan po ay dahilan lamang sa mga kaalamang nakuha po nila sa ating Gabayan sa Kabuhayan ng palatuntunan ating alamin. Kaya't kung interesado po kayo na makadalo, makasama sa mga seminar po ng ating programa, tawag lang po kayo kabayan. Halina po kayo sa palatuntunan ating alamin. Okay, Gabayan, ang ating pong isusunod ay sa ating extension service, bahagi po ng mga napag-uusapan sa mga talakayan sa Pulong-Pulong Pangkabuhayan ng ating programa. At yan po ay naisasagawa po natin sa mga bayan-bayan at mga lalawigan sa buong kapuluan. Mamayang konti, extension service, pagkalipas lamang ng ating alamin advertisers directory. Are just around the corner. Make the most of the Christmas season by making your own ham. Learn how to make pear-shaped ham, chicken ham, and quick-cured ham. Either for gift or for business, our ham will definitely make every family gathering truly special. So call now! Limited slots available. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotex. Tanungin ko lang po yung nabanggit kanina ni Sir Randy. Tungkol dun sa mga biik na hindi tumitimbang ng 1.5 kilos pagkapanganak. Dapat pa po ba itong alagaan o may paraan pa para gawan ng solusyon para hindi naman maging
hindi naman malugi sa pag-aalaga nito. May okay naman pong ituloy natin siya. Kaya lang po i-extend nyo yung pagpapakain po ng pre-starter. Apo, tatagalan nyo siya. Kasi kailangan po humabol. Huwag lang po talaga yung baboy na yung makakapal na yung... Sabi ko nga po sa inyo, yung bigote na yung baboy, hindi na po sa baby, kahit po sa tao. Mama na po ang tawag doon. Yun po yung ano, kailangan po baby pa rin. Pag baby po, pinakain natin ng masustansyang pagkain yan, na natural, lalaki po siya. Mahahabol po natin. Yun po. So yung pong ganun na nabanggit nyo kasi kanina, ma-re-reach niya lang yung 60 ha, na, or something na kilo. So lugi ka na po pagka ganun ang naging kilo ng baboy mo after 3 months or 4 months. Kaya natanong ko po yun dahil doon nga, kung minsan bibili ka nga ng biik, hindi mo naman alam kung ano yung naging timbang niya ng pagkapanganak. Kaya... Ano po yan? Basta po sigurado yung... Hindi po ba napansin nyo sa isang akayan? Isang akayan ng biik, may pinakamaliit. Yun po yung 1 kilo, yun ang binasabi ko. Talagang hindi nyo sa mapapalaki ng maayos. Ang pinakamaganda po nun, magpabinyag kayo, magpakasal kayo. Litsunin nyo po, hindi na po atras ang karne nun. Noy, ano uli ang pangalan mo? Rogelino po. Rogelino? Mejia. Mejia, okay. Rogelino, Noy, ano ang tanong mo kay Mang Randy? Ang saan po ang tanong ko, pwede po ba kaming magkaroon ng pilot sa aming barangay na para ma-demonstrate yung ginagawa nyo na kulungan na walang amoy? Kasi kasalukoy, madalas ko po naging problema sa barangay yan dahil ako po isang barangay chairman. Yung kapitbahay nagre-reklamo dahil sa mabaho. Pwede bang gumawa tayo ng pilot kung sampulan para pag nakita nila na hindi talaga mabaho, pwede nilang i-adapt sa aming barangay. Pwede nating tanongin si Noy. Balik natin tanong. Meron ka bang babuyan? Meron po. Pwede ba nating sa tulong ng Randy at saka tulong ng Maris, gagawin nating pilot yung farm? Pwede po. Yes. Pagka pilot ikaw ang, kumbaga sa eroplano, ikaw yung nasa unahan. Apo. Ikaw ang humahawak ng manibela ng eroplano. Apo. Ikaw ang magliligtas sa mga taong sakay mo. Apo. Ikaw ang maggagabay sa kanila. Apo. Kapag ka ikaw'y may babuyan, ikaw ang gagasta. Opo. Okay ha? Oh, teka mo na. Tutulungan ba ninyo si Mang Noy? Tutulong po kami, Mang Noy. Maaasahan niyo po kami dyan. Siguro ang pinakamaganda niyang Aling Maris, pag total may kulungan na siya, may sahig ka ba simentado? Meron po. Tatanggalin natin. Payag ka? Pwede po. Yung isa lang, di ba? Tanggalin natin. Opo. Kasi kung meron ka simentado pang iba, pwede mong gayahin nyo sa ating alamin, huwag mo nang alisin yung sahig na simentado, pagkas lagyan mo ng drainage, yung parang kanal, pagkas lagyan mo na lang ng sahig na bakal, whatever, di ba? Pero yung isa, ano, may ipa sa ilalim. Okay. Aling Maris, maipapangako mo ba na kinakailangan isumpa mo ito? Maipapangako mo ba na ikaw na lang ang magbibigay sa kanya ng ipa? Tutulungan ko pong maghanap si Mang Noy ng ipa, lalo na sa Nueva Ecija. Mang Noy, maraming ipa. Patay ka, bate. Hindi, tsaka tutulungan kitang maghanap ng ipa. Pero hindi niya sinabi na tutulungan kita para ako magbayad ng ipa. Pero kaya mo ha, pwede ha? Pwede ba, pwede. Okay, at tutulong ka naman sa technical side. Apo, bibigyan namin sa iyo, sir, yung mismong design.
Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FEEDPRO. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang FEEDPRO ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga nabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Abik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FEEDPRO. Sa FEEDPRO, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FEEDPRO ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FEEDPRO. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FEEDPRO na, kabayan! Okay, kabayan, mamaya po sa huling bahagi ng ating palatuntunan, muli po nating babalikan ang mga paksain tungkol po sa produksyon ng niyog sa Pilipinas. Wonder plant po, kabayan, na kung tawagin ang ating mga dalubhasa at mga nagtatanim ng nasabing puno. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Bear months are just around the corner. Make the most of the Christmas season by making your own ham. Learn how to make bear-shaped ham, chicken ham, and quick-cured ham. Either for gift or for business, our ham will definitely make every family gathering truly special. So call now! Limited slots available. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kapakailan, kabayan, ay napag-usapan po ang ukol sa muling pagbibigay buhay, pagpapasigla ng puno ng niyog, industriya po ng niyog dito po sa Pilipinas. Dati-dati ang tawag po natin dito ay sunset industry. Sa ngayon po, kabayan, ay nabubuhay na po. Nagkakaroon ng muling paggalaw at pagkilos tungkol po sa mga bagay na atin po pinapahalagaan sa larangan po ng pananakahan at pangisdaan dito po sa Pilipinas. Tulad nga ng ating mga nasabi, mula sa ugat hanggang sa bunga, may pakinabang na bigay ang niyog. Sa ngayon, nabanggit ng mga namumuno sa PCA na may bago silang roadmap kung sa bagay, kabayan. Sa mga nakalipas na dekada, iba't ibang mga roadmap ang ating pong nakita at ipinakita sa ating palatuntunang ating alamin kung pag-uusapan po ay ang industriya ng niyog. Sa ngayon, may mga binabanggit silang roadmap sa ating pong tanggapang binanggit mula po sa ating pamahalaan na inaakala po nilang makatutulong upang magbigay sigla, magbigay buhay sa puno ng niyog at sa mga nagtatanim nito. Alam po ninyo, kabayan, sa ating pong palatuntunan ay napag-uusapan po natin ang kahalagahan ng niyog at ito po ay isa sa mga paboritong paksa ng ating programa. Sa katunayan, sa mga nakalipas na pakikipag-ugnayan ginawa ng ating programa, sa ilang samahan po ng mga magsasaka, nabanggit po natin na bukod sa puno ng niyog at bukod sa pakinabang na nakukuha rito,
ay naipayo po natin na maglagay sila po ng ibang halaman, ilang pananim, ilang alagaan po ng hayop at isda sa kapaligiran na pinagtatangnan po ng niyog, sapagkat ito ay magbibigay po ng dagdag kita sa mga nagtatanim. Habang hinihintay po natin ang bunga ng niyog, kabayan, ay nakukuha po natin ang mga pakinabang batay po sa mga rekomendasyong na ibibigay ng ating programa. Multi-story project, multi-cropping kabayan, at paglalagay ng ibang proyekto sa larangan po ng paghahayupan ng pangisdaan sa ilalim po ng mga puno ng niyog. At yan po kabayan, ay binibigyan po natin ng pagpapahalaga sapagkat ang layunin po natin ay mabigyan po natin ng sigla ang mga taniman ng niyog sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan. At napag-uusapan ang mga produktong ating nabanggit kabayan sa puno ng niyog, ang katas po nito, ang sabaw po nito ay pinakikinabangan ng ating pong mga kababayan na binibigyan payo at tulong ng ating mga dalubhasa. So ito po ay ang project po na ito ay para gamitin ang ating nawawala o tinatapon lang pong tubig na during copra processing. Actually, sa ating production sa Pilipinas, we are producing around 15 billion nuts a year. Alisin na natin ang 3 billion ito para sa mga damages at we have 12 billion nuts per year. That's a data from FAO. Kung ang ating nuts ay kinokopra around 80%, meron tayong around 9.6 billion nuts. Kung ang ating nuts naman ay may 25% na tubig, meron tayong potential sa Pilipinas na 2.4 billion liters na tubig na tinatapon lang po yan, na hindi napapakinabangan. Walang pakinabang talaga? Kasi ang ating mga namagsasaka doon sa processing area nila, sa pagkokopra, ang inaano po nito ay pagkabiak po, ay talagang itatapon lang po nila. Ako po ay isang anak ng magsasaka, magnyunyog, na yan po ang ginagawa po namin. Bibiak lang natin, tatapon natin, yan ay madali mag-ferment, nangangasim po talaga, maamoy, masasangsang ang amoy. At noon pa man, hindi ko inisip na ako'y iinom ng tubig ngayon na galing sa matured coconut. Pero pwede kong gawing suka? Pwede rin pong gawing suka, pwede gawing toyo, pwede gawing alcohol, pwede gawing marami pong gamit. So ang pinaka-project natin, nagpa-focus lang talaga to convert this into a coconut beverage. Eh, gusto ko lang i-prove as a scientist na pwede din akong mga maging entrepreneur after retirement. At gusto ko rin ipakilala na, gusto ko rin sana na lahat na nagpo-produce ng VCO ay gumamit sila ng cold process para naman ang quality ng ating virgin coconut oil ay hindi magbabago. Bakit po? Meron pang ibang proseso? Marami pong proseso silang ginagamit, pero yung mga BCO producers, hindi naman ho nila sasabihin sa iyo na sabi nila, they keep, lagi nilang binasabi, hindi naman daw nagbabago yung pre-fat, yung fatty acid content. Totoo po yun. Pero yung pong mga ibang components na present po doon sa virgin coconut oil, yung galing sa fresh coconut meat, palagay ko po nawawala yung iba. Kasi po marami na po akong pag-aaral na isusulat ko pag ako'y nagkaroon ng tsansa. At pakikita ko sa kanila na yung mga plant sterols na nandoon sa coconut oil, na importante rin, na nagko-contribute sa health benefits ng virgin coconut oil, ang karamihan po ay nare-reduce o nawawala. Yung pong plant sterol na kinakailangan, nariyan yan. Yung karakter po niya, nariyan din sa VCO. Ito po, nawawala sa heating process. Sa cold process po, nananatili. Dahil po yung ating oil, yung cream, ay sinubject natin sa init, ang iba po noon ay nawawala. Meron po nga daw studies na pagka yung vitamin E, when you heat the sample at
at beyond 80 degrees centigrade, nawawala daw po yun. Napaka-importante po ng vitamin E kasi ito po ay antioxidant at ito po ay anti-aging. Lagi ginagamit ng ating mga babae dito sa Pilipinas para yung wrinkles nila ay mawala. And ang vitamin E na isa sa mga importanteng uri ng bitamina, nariyan po sa VCO. Opo, lahat po naman ng mga oils na nakita ko po sa literature, sila po ay merong vitamin E, sabi nga nila. At pati po yung beta-sitosterol, na which is present in a larger amount compared sa vitamin E, yan po ay napaka-importante din. According to the literature na aming nakita, yung po daw beta-sitosterol ay nagpiprevent ng prostate cancer. Yun. Kailangan ng mga tumatanda. Hindi lang man tumatanda, basta yung mga lalaking merong prostate problem. Eh dapat siguro ay meron na nga din po daw capsule ngayon na sa US na available na yung beta sitosterol tablet. Pero yung beta-sitosterol na yan, nandiyan sa VCO? Nandiyan po sa VCO kasi napag-aralan ako po na marami po akong thesis students na nag-aral dito at nakita nila na yung beta-sitosterol ay nandoon pa. Okay, kabayan, niyog ang ating pinag-uusapan, coconut industry, dito po sa palatuntunang ating alamin na muli po nating babalikan sa mga darating na pagtatanghal ng ating programa sapagkat sabi nga po natin, mayroong 1,000 at higit pang pakinabang na nakukuha sa puno ng niyog mula po sa ugat hanggang sa bunga, kabayan. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Jeronimo nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang puno ng niyog ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunan ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan. Ayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunang ating alamin.